Say hello guys, magandang araw. Welcome back to my YouTube channel. So kung bago pa lang kayo sa video ko guys, bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin lang po yung notification button para updated po kayo sa mga bago kong videos. At huwag kalimutang i-share or huwag kalimutang mag-comment guys. Mahalaga yun. So guys, yung tatalakayin natin ngayon is about na naman sa tips kung paano pararamiin yung ating subscribers at kung paano maiwasan yung mababawasan yung subscribers natin. So una-una guys, nagpapasalamat po ako sa mga bago nating mga subscribers at mga bago na rin kaibigan na sumusuporta sa ating channel. So ito po sila guys. So ayun, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. So guys, ang tatalakayin natin ngayon ay yung mga bagong subscribers na pumapasok sa ating channel na hindi natin inaasahan na yan din yung nagpapababa sa ating subscribers. So ano ba yung mga dahilan guys? So una-una guys, yung mga dahilan siguro guys, hindi nila nakumpleto yung kanilang pagsusupport or yung sinasabi nilang full support daw. So ano ba guys, ano ba yung ibig sabihin ng full support? Guys, para sa akin yung ibig sabihin ng full support ay yung tumutulong ka sa mga kaibigan mo, sa mga tao na talagang tumutulong ka. Dahil guys, yung ginagawa natin ngayon, may mga requirements. Requirements siguro ni YouTube na kumplituhin nyo yung sinasabi nating full support para makapagtala tayo o makakuha tayo ng mga bago, mga maraming subscribers. So kung hindi natin magawa yan guys, sayang lang at mapupunta yan sa wala o ibabasura yan ni YouTube. So una-una natin gawin guys ay siguro guys, una-una natin gawin ay gumawa tayo ng sinasabing WLCS. So ano ba yung WLCS guys? So ang WLCS, ito yung sinasabing sa W is ito yung sinasabing watch. So ano ba yung ibig sabihin ng watch? So ang watch guys, as importante yan, na makapanood tayo ng 3 minutes or pataas sa mga videos natin o sa mga videos ng mga kaibigan natin. Ang L. So ang L guys is refers to like. So importante din yung guys yung like na sinasabi ko dahil isa din yun sa mga requirements ni YouTube na ma-recognize or tatanggapin YouTube na talagang nanonood kayo or legit kayo ng mga tao dahil nag-like kayo guys eh. Kalawa, comment. Yung comment guys, napaka-importante yun sa mga videos natin. Kasi guys, yung comment na sinasabi dito ay nag-uugnay sa dalawang tao na palawakin or pagdikitin yung mga kanilang mga story or mga ibig sabihin dyan, yung pagdikitin yung mga dalawang YouTuber. So napaka-importante yung comment na yan guys. Yung huli guys, yung S, yung subscribers. Yung pag-subscribe natin sa mga kaibigan natin. So,
kung makakomply natin yung tatlo guys, pa-S na pag-subscribe. So talagang napaka-importante guys yung apat na component o apat na elementong ito, ang WLCS na watch, like, comment at saka subscribe. Kasi guys, kung hindi natin makukomplete ito, so sayang yung mga paghihirap natin, yung pagsi-search natin sa mga kaibigan natin, yung sinasabi ko sa una. So ito guys, yung sinasabi ko sa una kong videos na kailangan kumplituhin, kumplituhin talaga. So guys, dapat yung pagko-comment natin guys, dapat idepende natin yon sa videos na pinapanood natin. Kasi guys, may nakita ako na yung comment niya, so mali sa kwan, mali sa videos na pinanood niya. So sigurado ako guys na yung comment na yon ay madidetect yon din yon ni kwan ni YouTube. Kasi for example guys, itlog yung pinanood niya, nag-comment siya ng tubig. So mali naman yon, 'di ba? Dapat yung comment natin nakadepende din sa videos na pinapanood natin or videos ng mga kaibigan natin na pinapanood natin. So ito guys, yung pang sinasabi ko din na yung mga kaibigan natin guys na may mga ads na yung kanilang mga videos, sinasabi natin guys na full support. So guys, wag nating skip yung mga ads na nag-pop up sa kanilang mga videos dahil importante din yon sa kanila. So kung hindi natin i-skip yan guys, part din yan sa sinasabi nating full support. So kung i-skip natin yan guys, sayang, hindi tinatawag yan na full support. Sayang din yon sa mga kaibigan natin, dahil mahalaga din yon sa kanya yung mga ads na nagpa-pop up sa kanilang mga videos. So napaka-importante din yon guys para sa kanila. At saka guys, so guys, isa pa guys, kailangan kapag nanonood guys, nanonood ng video, huwag magmadali na tapusin. Huwag i-fast forward or huwag escape. Kasi madidetect yan yung YouTube guys kung talagang nanonood tayo o nanonood kayo. Kasi guys, yung sa sinasabi ko sa una kong video, tayo lang yung inaabangan or minomonitor ni YouTube yung mga galaw natin. So dapat guys, mag-ingat tayo. Huwag tayong maglagay or huwag tayong mag lagay sa ating message na yung mga salita na para kay YouTube ay panis na or yung gas-gas na sinasabi dito sa YouTube na napanood ko o yung sa video na napanood ko. At saka guys, huwag din magmadali na paramihin yung subscribers natin. Kasi guys, sa tuwing nagpaparami tayo ng subscribers na hindi naman natin nakukomply yung apat na requirements, yung WLCS. So guys, mapo-frustrate ka lang. Saan din yung subscribers natin kasi hindi tayo nag-comply or hindi tayo nag-complete ng requirements ni YouTube. Yung sa sinasabi ko dito sa video ko. Guys, sana sa pagbutihin natin yung pag-support natin, butihin natin yung magandang pagtitinginan natin dito guys sa YouTube. Kasi guys, tayo din yung makikinabang sa huli. Magtulungan tayo, yung mga baguhan dito, magtulungan tayo. At huwag kalimutan guys na magpasalamat sa mga tao na tumutulong sa mga bagong kaibigan. At saka guys, sana po guys ay may natutunan kayo sa mga bago kong mga tips guys. Maraming salamat at God bless.